upang magkaroon ng isang Pastora Irene sa ngayon. Maraming beses po na nung mga panahon na nandun po ako sa Manila, madalas kong marinig sa kanya, "Huwag kayong titingin sa offering, sa laki o sa liit ng offering bilang mga humahayo at nangangaral. Ang lagi niyong tingnan ang Diyos na kayang i-provide ang lahat ng ating pangangailangan." Ang man of God na ito ay nakasama ko ng mahabang panahon. Dalaga pa ako, teenager pa ako, hanggang sa ako'y magkaasawa na. Nasa puso ko po yung mga payo na paulit-ulit niyang sinasabi sa akin sa tuwing ako po ay nakakasama niya, saan man siya magministeryo. Una po siyang nakarating sa lugar na ito taong 1996. Nung panahon na yon, ang barangay Uga ay parang sinumpa. Kasi that time, katatapos pa lang po ng Bagyo Cruising, na yung tinatawag na Super Typhoon Signal Number 4. Dumating po sila sa lugar na ito, kasama po ako, na walang kuryente, at nag-conduct po ng one-week convention dito po mismo sa lugar na ito. Kahit walang kuryente, ang mga leader po ng church sacrificially ay dumadalo, pumupunta po rito, at hindi po sila binigo ng Diyos. Nung time po na iyon, umaga, hapon, hanggang gabi, talagang kahit na ganun po na walang kuryente, hindi po naging hadlang upang ang lingkod ng Diyos na ito ay makapagministeryo nung mga panahong iyon, na taon 1996, sa mga leader ng church na ito. Hindi alintana sa mga leader nung time na yon kung sila ay maglalakad pa ng malayo, gagabihin sa daan, dahil sila po ay sabik at uhaw sa salita ng Diyos. Para silang sabik na maranasan na bumaba sa kanilang buhay yung presensya ng Panginoon, at hindi po sila binigo. Dahil maging ang pastor po na naka-assign nung time na yon, siguro po kilala niyo siya, si Pastor Edgar Aquino. Nung time na ang lingkod ng Diyos ay nagministeryo, halos yung mukha po niya, sayad na sayad, sa tindi po ng lakas na kapangyarihan ng Panginoon na bumalot nung taong iyon, talagang napaluhod, napadapa. Iyak nang iyak po siya. Talagang naranasan po niya ang matinding kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating guest speaker ngayon. Pangalawang beses po na nakarating ang Man of God, taong 2002. Specifically doon po sa Birak, para po sa 3 days convention entitled The High Calling of God. Then pagkagaling po doon, dumiretso po uli siya rito. And he prophesied, ang apoy ay magmumula sa lugar na ito, sa barangay Uga. Marami pong mga man of God na nakarating sa lugar na ito. Sa kanya ko po narinig ang propesiyang iyon. Maaring titingnan ninyo ang inyong mga sarili, sino kami, mga ordinaryong tao lang. But he prophesied, ang apoy ay magmumula sa lugar na ito. At sa ikatlong pagkakataon, narito po siyang muli para po mag-celebrate sa ating pong Thanksgiving party. Ang Man of God from Manila, Reverend Ricardo Ricky D. Carillo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. All I ang araw at oras na ito ay para sa Kanya. Let all the praise be given to His name alone. Shall we sing that song once again? Hallelujah! I will give thanks to Thee.
Lord. Hallelujah. For thy steadfast love is great. He is great unto the heavens. He is great unto the heavens. And thy faithfulness, thy faithfulness, thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, and be natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. And I will give thanks today. Yes, Lord. Oh, Lord. Among but sa magtagahuli, muti natin ang lahat. Just for the meantime. If you want to cry, just cry. I sense the wonderful presence of the Holy Spirit. I sense the mighty moving of the Holy Spirit. If you want to cry, just cry. Yes, Lord. Oh, God. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, we ask the Holy Spirit to continually fill this place with your glory. Father, I pray, touch them, Lord. Father, heal the sick.
Strengthen your people, O God. Empower your people, Lord. Teach your people, O Lord. Baptize your people, O God, in Jesus' name. And Father, we pray, meet all their needs. Let all their prayers be granted, O Lord, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Panginoon, magpagaling ka, gumawa ka ng himala, tatagpuin mo ang aming mga tangatanungan, ang aming mga pangangailangan, lahat po ng aming mga panalangin ninyo pong sagutin ng dakilang Diyos. Palakasin niyo po ang bawat isa, turuan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Gawan niyo po ng mga dakila at mga mabubuting bagay, Panginoon. Kayaan niyo po, O Diyos, na ang bawat salita ang kanilang marinig. Lord, let it be penetrated into their hearts. Itarap niyo na sa pinakamalalim na bahagi ng puso nila ang lahat ng kanilang mapapakinggan. And Father, I pray, let their lives be never be the same again. Kayaan niyo po ang buhay nila ay hindi na maging kagaya ng dati. Kaya ngayon pa lamang, Ama, kayaan niyo pasalamatan ka na po namin. Binabalik namin ang lahat ng karangalan at pasasalamat sa tangi at nag-iisang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. At ang bawat sa'yo magsabi ng Amen. Bago ho tayo umupo, pwede po bang pumalakpak tayo ng malakas? Ang sabi ko po ay pumalakpak tayo ng malakas! At sabi ko tayo ng malakas na Jesus! At tumulong tayo ng mataas! Sige po, makakaupo na ho tayo. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak, ano po. Siguro dahil naalala ko yung mga sinasabi ni Pastora Irene. In fact, sa araw na ito ay ayaw akong paalisin ng mga kapatiran sa main church sa Maynila na dumating sa lugar na ito despite ano po na Thanksgiving din doon sa main church. And aside from that, yun din po mga kapatiran sa chapters ay naghihintay din sila ng akin din sanang pagdating. But I choose, no, na pumunta rito. Amin po ba? Amen. Yan, para makita ko yung mga kagandahan at pagkapuhan ninyo muli. Tingnan nyo nga po yung mga magagandat ko po sa tabi ninyo. Yan, at isipin ninyo, 1996, no, that was a long, long time ago. No, 1996, nung una pala akong umapak dito. Tama, super type of cruising yun noon yun eh. At nung pagdating ko rito noon sa Catanduanes, particularly dito sa Uga, yung mga puno, mga kalbo talaga. Talbo. At ang alam ko, walang huli that time. Yung mga ulam ng mga nakaraan ng mga panahon yun, sardinas. Ano po. Pero, at ang alam ko, anniversary yun eh. At ang sabi ko, isang araw na anniversaryo, ang layo ng pinanggalingan namin, Maynila. Sabi ko, gawin natin tatlong araw para naman medyo humaba-haba naman yung aming pag-i-stay ng uga. Pero yung 3 days na iyon, naging 1 week. Amen. Amin po ba? Amen. At ang totoo lang, hindi naman ako nakapag-revive eh. Ako yung na-revive. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita ko yung gutom at uhaw ng mga taga rito. Isipin niyo, madaling araw pa, nagtatravel na, papunta rito. Tapos gabi na umuwi sa kanilang mga lugar para lang makadalo rito. Yan. Sino po yung mga... yung mga panahong yun ay nandito na. Yan. Praise God. Yan. Isipin mo, talagang, yung anniversary sana na one day, sabi, nakiusap ako, gawin natin 3 days ka ako para naman na yung pagpunta namin dito sa probinsya ay, ano naman, hindi naman kami biglang uuwi, di ba? Yung traveling time, napakahaba, tapos bigla kami uuwi. Pero yung 3 days na iyon, naging 1 week or 8 days, kung ako nagkakamali. No? Talagang dapat, ang alam ko, umaga lang yata dapat, o hanggang hapon lang dapat, inaabot na ng gabi. That time eh, no? Totoo nga po yun, talagang bumaha ng luha rito. Yan, at grabe yung ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay. Amen. Amen. But those days are over. Amen. Yung mga panahon yun ay tapos na. Amen. At ang sabi ng Biblia, binibigyan tayo ng bago ngayon. Amen. Bagong salita, bagong kapahayagan, bagong kapangyarihan ng Diyos, bagong anointing ng Panginoon. Amen. Binibigyan tayo ng Lord ng mga bago. Hindi tayo pwedeng mag-dwell in the past. Sabi nga ng Isaiah 43 verse 18 to 19, do not dwell on the past. Bagamat yung past ay napakainam, no, naagawin na lamang natin siyang remembrance, no, pero we must not dwell on the past.
sapagkat the Lord will do great and mighty things sa ating mga panahong ito, sa mga itong bagong kapanahon ng ito. Amin po ba? Naniniwala po ba tayo roon? Sino po'y naniniwalang may tatanggapin sa araw na ito? Taas nga po ang kamay. Yan. Praise God. So mahirap naman tayong bigyan ng Diyos kung hindi naman tayo willing na tumanggap. Tama po ba? Yan. Kasi hindi naman tayo pwedeng bigyan kung ayaw naman nating tumanggap. Amen. So marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Sabi nga ng 1 Thessalonians 5:18, no? In everything, give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Sabi ganoon, sa lahat ng bagay, no? Ay dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Amen? Amen. Yung pagsilang lang ng Panginoong Jesucristo, dapat natin ipagpasalamat yun. Amen po ba? Eh kung walang Kristong sinilang, eh wala tayong tagapagligtas. Kung hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo, eh wala tayong tagapagligtas. Amen? Kaya meron tayong dapat ipagpasalamat higit sa lahat, kundi yung pagsilang at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi masama mag-celebrate ng birthday ni Jesus Christ, but not in a pagan way. Amen po ba? Pero kung titingnan ninyo ang manang nakasulatan, ang talagang sinasabi ni Christ bago siya umalis, ang pinapaselebrate niya yung kanyang death sa pamamagitan ng Lord's Supper. Amen. Yan, yun po yun. So, yung pong kanyang kapanganakan, yung pong kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay isang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Amen. No? Yung magkaroon tayo ng Kristo sa ating buhay ay napakaganda at napakasarap. Amen. Sabi nga natin, pagsabihin nga po natin, thank you Jesus. Thank you Jesus. Alam niyo, may bagong katuroan ngayon na lumilitaw na naman. No? At ako'y nalulungkot sapagkat meron silang mga bagong pangalan na ibinibigay ngayon kay Jesus. Ayaw na nila ng Jesus, ayaw na nila. Christians po yun, ha? Trinitarian po yun, no? Pero malulungkot ka, ayaw na nila ng pangalang Jesus. Amen. Ayaw na nila ng pangalang Jehovah. Baka pati Holy Spirit, palitan na nila. This is true. At meron po talagang nahuhook ngayon. Trinitarian, Christians, born again. Ano po? Pero ngayon, nahuhook sila ngayon. Ayaw na nila ng pangalang Jesus. Galit sila ngayon sa pangalang Jesus. Eh doon sila naligtas sa pangalang Jesus. Ngayon, galit sila. Kaya na nila sa pangalan Jehovah, baka pati yung Holy Spirit, palapalitan na nila. May tao pa ho ba rito? And malungkot po yun sapagkat hindi po sila oneness, no? They are born again Christians, Trinitarian, no? And yet, no? They are changing the name of Jehovah, changing the name of Christ sa iba pang mga pangalan. Yun. Eh, isa nga po ang hamon ko sa kanila eh. May tao pa ho ba rito? Isa po ang hamon ko sa kanila pag maging sa mga maling relihiyon. Sige, hanap kayo ng demon possess. Hanap kayo ng demon possess at yung pangalan ng Diyos nyo, i-cast on nyo yung demon possess sa pangalan ng Diyos nyo. Yan. Pag hindi napalayas yung demonyo sa pangalan ng Diyos nyo, ako naman, sa pangalan naman ni Jesus ko, palalayasin. Amen. At tingnan natin kung kanino pangalan lalayas ang demonyo. May tao pa ho ba rito? Because sabi nga ng Biblia, there's no other name but the name of Jesus. Amen? Amen? Every knee should bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father in heaven. There's no other way, there's no other truth, there's no other life but Jesus. John 14:6. At ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Acts 4:12, there's no other name given, no? Under heaven whereby must be saved. Walang ibang pangalan ibinigay kundi ang pangalan lang ni Jesus. Amen? Pakisabi nga po natin, Jesus! Jesus! Kaya kung makakita kayo ng mga born again Christian, Trinitarian, ayaw na ng pangalang Jesus, sabihin mo sa kanya, nababaliw ka na. Ano ba sabihin ko yung nababaliw? O, yun na nga. Marami pong mga Kristiyanong nababaliw ngayon, sa totoo lamang po. That's true. Ayan. So, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Number one, yung pong ating kaligtasang ibinigay ng Panginoon. Amen? At yung mga blessings natin. Sino yung nakakatanggap ng blessings sa Lord? Amen! Yung buhay pa tayo, eh, blessing ng Panginoon yun. So, ibig sabihin, kung nakarating ako rito ng 1996, ilang years ago na yon, ilang taon na yon? 2015, 1996, ilang taon na? Sino yung magaling sa music? Ilang years na? 19. O, isipin mo. After 19, buhay pa. After 19 years, buhay pa ako. Amen. So, ngayon, 30 na ako.
So 30 na ako ngayon. Ete, ibig ko sabihin 30 yung bewang ko. Yung waistline ko, yun ay nagkamali lang ako. Lahat naman tayo nagkakaedad, tumatanda, di ba? Amen po ba? Pero yung gandang lalaki natin, tsaka yung gandang babae natin, hindi nawawala. Tama po ba? Hindi po ako nagbibiro, tinan yung katabi ninyo. Hindi nagbabago yung ganda, hindi nagbabago yung pagkagawa po. Yes, lahat tayo tumatanda, pero yung gandang lalaki at pagkagawa po natin, hindi yun nawawala. Amen. So dapat natin, number one, dapat din natin pagpasalamat yung kaligtasang binibigay sa atin ni Kristo. Amen. Pangalawa, dapat natin pagpasalamat yung mga blessings na ating tinatanggap. Yung mga healing, yung mga miracles na ating tinatanggap sa Panginoon. At hindi lamang yung healings and miracles sa ating tinatanggap sa Panginoon, bagkus gumagawa din tayo ng mga, nagpapagaling din tayo sa pangalan ni Kristo. Amen. Gumagawa din tayo ng himala sa pangalan ni Kristo Jesus. No? In fact, bago ako nakarating dito, I conducted a crusade in a Caballero Gimba, Nueva Ecija. No? Sa isang barrio roon. At maraming kagalingang ginawa ang Panginoong Diyos sa buhay. And I'm planning to return in that place, doon naman sa bayan ng Gimba, para magkaroon ng krusada. May tao pa ho ba rito? At sa darating na Sunday, dapat Sunday, nandun ako sa church, sa main church, pero pupunta po ako ng Cabiao, Nueva Ecija naman, para doon naman mag-preach. Ano po? Actually, last September, dapat nasa Agusan del Sur ako, hindi ako nakatuloy kasi nga nasabay sa anniversary. But hopefully, this coming January, makarating ako ng Mindanao, particularly sa Agusan del Sur. May tao pa ho ba rito? Yan. So ano pong ibig nating tukuyin doon na hindi lamang tayo nakakatanggap ng kagaling at himala, tayo rin ay gumagawa ng himala sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So dapat natin ipagpasalamat sa Diyos lahat ng mga blessing na ating tinatanggap. Amen. Malaki man o maliit na blessing, ipagpasalamat natin sa Diyos. Alam mo kung bakit hindi tayo nakakapagpasalamat sa Panginoon? Kasi puro tayo tingin sa problem eh. Ayaw nating tingnan yung goodness ni God. Ayaw nating tingnan yung kabutihan ni Lord. Amen. So dapat pasalamatan natin yung mga kahit malaki o maliliit na biyaya ng Lord, pasalamatan natin. Amen. Huwag nating ikumpara yung blessing natin sa iba. Amen. Kasi hindi tayo pare-parehas ng blessing eh. Kung ikukumpara mo yung blessing mo sa iyo at ikukumpara mo sa iba, eh maaaring maingit ka, di ba? O maaari na mga mag-boast ka. Maaring masabi mo, oh, mas malaki yung blessing ko kaysa sa kanya. Mag-boast ka. Pwede rin namang maingit ka na, naku, ang liit naman ang blessing ko to compare sa kanya. E tao pa ho ba rito? So, ang kinakailangan natin, magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng mga blessing na ating tinatanggap. Amen? So, ilista natin yung mga blessing na ating tinatanggap sa Diyos at ipagpasalamat natin lahat yan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Huwag na huwag tayong hindi magpapasalamat sa Lord, Lord. Amen? At ito po ang gusto kong sabihin sa lahat. Kapag lahat ng ating mga blessing pinapagpasalamat natin sa Panginoon, malaki man o maliit yan, number one, natutuwa si Lord. And number two, bibigyan tayo uli ng Lord ng another blessing. Yes. Ganun yun. No? Kapag pinagpasalamat natin, kung anumang meron tayo, then God will give us another blessing, more blessing. Amen? Sino po yung gusto pa ng mas marami pang blessing? Amen. So magpasalamat tayo sa Panginoon. Isa-isahin natin lahat ng ating mga blessing na tinanggap sa Panginoon, no? No matter how great, no matter how small, no? Ang ating mga tinanggap sa Panginoon, isa-isa ipagpasalamat natin lahat yan. Amen. Ganoon. Dapat nating ipagpasalamat lahat ng mga blessing. Sabi nga sa James 1:17, no? Every good and perfect gift comes from above. Lahat daw po ng mga mababuting bagay, lahat daw po ng mga regalo na ating natatanggap mula sa ating Panginoon. Amen. Meron lamang siyang ginagamit na tao. Tama po ba? Pero lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. God is using people, no? Gumagamit ng Diyos, ng tao as instrument. Pero ang lahat po ng pagpapala ay galing sa Diyos. Lahat ng bagay ay nagmula sa Panginoon. Amen. Every good and perfect gift, James 1:17, comes from above. No, nagmula sa Ama ng Kaliwanagan na nasa Kanya ay walang the unchanging God, sabi nga. Hindi nagbabagong Diyos. Amen.
Kaya dapat lahat ng mga blessing natin ipagpasalamat natin sa Panginoon. Amen. Amen. Yan. At next na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos, sino rito yung mga nakakaranas ng pagsubok? Yan. Sino yung laging nasa pagsubok? Sino hindi maubusan ng pagsubok at punong-puno ng pagsubok? Yan. Pati ba sa pagsubok, lingkod ng Diyos, dapat pa rin tayong nagpapasalamat? Opo. Bakit? Sapagkat sa gitna ng pagsubok, hindi tayo iniiwan ni Lord. Hebrews 13:5, the Lord Jesus Christ, no? From the mouth of Apostle Paul, the writer of Hebrew, malamang si Apostle Paul ang writer ng Hebrew. Sabi niya ganon, no? The Lord never leaves us nor forsake us. Hindi tayo iniiwanan ng Panginoon. Isaiah 43:1 and 2, no? When you walk through the water, you will not be drowned. And when you walk through the fire, you will not be burned. No? Kapag dumaan ka sa baha, no, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. So ibig sabihin, sa gitna ng pagsubok, hindi tayo iniiwan ni Lord. Bakit maraming tao natatalo ng pagsubok? Sapagat nakatingin sa pagsubok, hindi nakatingin sa Lord. Bakit marami hindi makapaglingkod, hindi makapag full time, hindi magamit ni Lord mightily effectively? Kasi nakatingin sa offering. Bakit? Hindi nakatingin kay Lord. Amen. Amen. Hindi nakatingin sa mga supporter, sa Diyos, nakatingin sa mga supporter. Marami gustong maglingkod sa Panginoon, naghahanap ng mga seaman, seawoman, naghahanap ng mga mayayaman, naghahanap ng mga nasa abroad. Pag hindi nakahanap, hindi makapaglilingkod sa Diyos. Amen. Pero mga minamahal, no? Hindi tayo dapat nakatingin sa kanila. Kaya marami, gusto ko sanang mag-asawa eh. Ba't di ka pa nag-aasawa? Wala pang foreigner eh. Dito pa ako nakatingin ha? Ito ka usap ko. Oh, bakit di ka pa nagpo-full time? Eh, walit ang offering eh. Wala pang mga supporter eh. Ah, ganyan eh. Wala pang seaman dyan, seawoman. Wala pang nag-a-approve dyan, mayaman. Kaya ako, meron akong kilalang ganyan eh. At marami akong kilalang ganyan eh. Ang mga tinatarget talaga, mayayaman eh. Kapag mayayaman talaga, haba niyang magturo eh. Pero pag mahirap, in Jesus name, amen. Gawin na tayo. Opo, kitang-kita yung motivation sa paglilingkod. Pero hindi tayo tinuruan ng Diyos ng ganoon. Amen. Amen. Tinuruan tayo ng Panginoon na ang sabi sa Hebrews 12:2, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yan. Palakpakan natin si Lord. Kaya pwede tayong mag-asawa kahit hindi po rin nila. Lechak lang. Sa tamang panahon. So, hindi tayo, mga kapatid, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Amen. Sabing ganoon ng Haring Nebuchadnezzar, the time, no, that you hear, no, all musical instruments being played, no, you have to bow down sa graven image, no, na aking pinatayo, sa golden image na aking pinatayo, Daniel chapter 3. Eh ngayon, merong tatlong mananampalatayo ron ng Diyos, no, si Shadrach, Meshach, at saka Abednego. Nakikinig po ba tayo? Sabi, hindi sila yumukod. May nagsumbong sa Haring Nebuchadnezzar. Sa aming ganoon, yung tatlong Hudyo na iyon ay hindi yumukod sa golden image na pinatayo mo, no? Gintong ribulto, no? At yun ay napakalaki. I believe 90 feet tall and 9 feet wide, no? At may nagsasabi, ribulto niya raw yun eh, ni Haring Nebuchadnezzar. At nung oras na iyon, sabi ni Haring Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach, at Abednego, totoo ba na kayo ay hindi yumukod sa ribultong ginto na pinatayo ko? At ang sabing ganoon, eh, hindi po kami pwedeng yumukod dyan kasi hindi naman tunay na Diyos yan. Amen. Amen. Maraming ginudyos ang Pilipinas. Maraming ginudyos ang buong mundo, pero hindi naman tunay na Diyos. At ang sabi ng John 4:24, God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Yun yun. So ngayon, ay ang sabing ganoon ni Haring Nebuchadnezzar, okay, bibigyan ko kayo ng second chance. Yan. Kapag muling tumunog ang lahat ng musical instruments, kinakailangan kayo ay yuyukod. Kapag hindi kayo yumukod, itatapong kayo sa apoy. O, no? O sa bugon.
Ano sabi ganon ng tatlo, hindi kami yuyukod sapagat hindi nga tunay na Diyos eh. At ito ang sabi nila, ililigtas kami ng aming Diyos! Amen. Hindi sila natatakot na tumaan sa pagsubok ng buhay. Amen. Amen! Hindi sila natatakot. Ano ang pagsubok na kanilang dinadaanan? Sila itatapon sa apoy sapagat hindi sila yumukod, no? Sa rebultong ginto. Amen! Alam niyo ba bilang mga Kristiyano, marami tayong persecution. Marami tayong trial sa dinadaanan sapagat hindi tayo yumuyukod kay Satanas. Hindi tayo yumuyukod sa maling gawa ni Satanas. Kaya sabi ng maraming Kristiyano, sabi ng maraming naglilingkod kay Kristo, bakit ganun? Marami naman yung pagsubok na dinadaanan kasi nga galit sa atin si Satan. Binibigyan tayo ng maraming pagsubok ni Satan para lumayo tayo sa Kanya. Kaya maraming Kristiyano nagbabackslide, maraming mga naglilingkod kay Kristo tumitigil kasi nga sa pagsubok na ibinibigay ni Satan. No? At kine-question na ang Diyos. Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit dumadaan ako sa maraming pagsubok ng buhay? Kasi nga gawa ni Satan yun. So gawa ni Satan na patayin si Shadrach, Meshach at Abednego sapagkat hindi sila yuyukod sa hindi naman tunay na Diyos. Kaya kung kayo yung mga Kristiyano, mga manggagawa ni Kristo Jesus, na kayo dumadaan sa pagsubok, na nasa gitna naman kayo ng kalooban ng Panginoon, gawa ni Satan yun. Pero anong sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, ililigtas kami ng aming Diyos. Kaya dapat ang sagot natin palagi, kapag may mga problema, pagsubok laban ng buhay na dinadaanan tayo, dapat ang lagi natin sinisigaw, ililigtas ako ng Diyos dito. Pag merong sakit, magagalingin ako ng Panginoon. Pag walang pera, mag-aaroon ako ng pera. Amen? Maraming problema, pagsubok laban ng buhay, pero ang lahat ng ito ay tutulungan ako ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo ba kung bakit maraming panalangin na hindi nasasagot? Dahil hindi naman pinapag-pray sa tunay na Diyos. Dapat ipag-pray natin sa tunay na Diyos. Pangalawa, maraming mga panalangin na hindi nasasagot sapagkat walang pananampalataya. Ang panalangin ay pintuan ng kalangitan. Pero ang susi ng kalangitan ay pananampalataya. Prayers the door to heaven, no? But the key, no? To heaven is faith, pananampalataya. Amen. Pananampalataya. Kaya kung nais nating maranasan ng maraming bagay sa buhay na ito, kinakailangan natin pananampalataya. Kaya nakita ng mga ilang mga kapatiran, eh lingkod ng Diyos, eh bakit pa pinapagpala kapatid ang iyong pamilya? Ang hindi nila alam ang meron ako pananampalataya. So nainggit siya, kaya ang ginawa niya, nanguha ng pera sa offering. Yun ang problema. Alam niyo, maraming nawawala sa gawain ni Kristo dahil nanguha ng pera sa offering eh. Pag may nakatalikod, nangungupit sa offering, parang si Judas. Maraming Judas sa gobyerno. Amen. Hindi lahat. Pero marami ring Judas sa church, sandaan natin. That's true. Baka akala natin walang mga Judas sa church. Meron. Maraming nag-Judas sa church. Ano po? Nawawala ng pananampalataya, no? Kumukuha na sa offering, no? At may nagkaaroon ng pagnanasa, hindi ka makapanampalataya sa Panginoon. May tao pa ho ba rito? Hindi naniniwala na merong malaking Diyos. Kaya marami hindi makapaglingkod sa Diyos, hindi makatanggap ng mga biyay at pagpapala mula sa Panginoon because of unbelief or lack of faith. Mga ganun. Yung iba naman ay naliligaw, nalilihi sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat namunguha sila ng hindi kanila. Amen. Amen. Maraming politician para manalo gumagamit ng dirty tactics. Ginyo. Yung iba naman ay para yumaman, nang dadaya sila. Diba? Nakita natin si Zacchaeus. Diba? Nung naborn again siya, nung sabi ni Zacchaeus eh, kung meron akong dinaya, ibabalik ko. Diba? Sabi niya. So dapat ganyan ang mga born again Christian, hindi marunong mandaya. Amen po ba? Hindi mga magnanakaw. Amen. Hindi mga mangungupit, hindi Judas. Itako pa ho ba? So ang kinakailangan natin ay punong-puno tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Pwedeng maganap, mangyari ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Anong sabi ng Awit 34 verse 19? Awit 34 verse 19, you can write it down.
ang mga tunay na Kristiyano ay dadaan daw sa maraming pagsubok. Amen! Pero sa lahat ng pagsubok na ito, ay tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya lagi natin ilalagay sa ating mga puso at isipan na ang Diyos ay tutulungan tayo. No? Maaring dumami yung mga pagsubok natin dinadaanan, no? Pero sa lahat ng ito, tutulungan tayo ng Panginoon. Awit 34 verse 19. Truly, no, as Christians, no, we will experience many troubles, no? Pero sabi ng Biblia, ang lahat ng ito ay tutulungan tayo ng ating Panginoon. Amin po ba? At alam ba natin, mga kapatid, sa 1 Corinthians 10:13, 1 Corinthians 13, lahat ng pagsubok na daraan sa atin, sabi ng Biblia, yung kaya lang natin. Yun. Tatandaan natin, anumang problema, anumang pagsubok laban ng buhay na ating dadaanan, kaya lang natin. Hindi tayo pwedeng padaanin ng Diyos sa hindi natin kaya. No, kaya kung ano yung dadaan sa ating pagsubok, kaya natin yan. No, maging sa mga ministeryong ibibigay sa atin ng Panginoon, kaya natin yan. Amin po ba? Hindi natin pwedeng hindi natin kaya. Amin po ba? No? Ang totoo nga, pataas ng pataas yung ating pagkakagamit sa Panginoon. Tama po ba? Hindi tayo pwedeng nagamit noon, tapos tumigil na tayo. Hindi pwedeng nagamit tayo noon o umatras na tayo. Hindi pwedeng ganun. Pag ginamit tayo ng Panginoon, dapat tuloy-tuloy. Amen. Anak, sumasagot. Pag tayong nagkakaloob sa Panginoon, dapat tuloy-tuloy. Amen. Hindi pwedeng nagkakaloob na, tas nangunguripot na naman. Hindi ganoon. So, yung ating pong ginagawa sa Lord ay tuloy-tuloy. Amen. Pakisabi nga po, tuloy-tuloy. Lahat ng mga pagsubok na ating dinadaanan, anumang klaseng pagsubok yan, malaki man o maliit, sa asawa, sa anak, sa magulang, sa kapatid, sa ministeryo, ang lahat ng iyan ay ayon lang sa ating kakayanan. Sabi nga sa aklat ng 1 Corinto, 10:13, 1 Corinthians 10:13. No? Amin po ba? Yan. At gusto ko ipaalam sa ating lahat, no, na hindi lamang tayo binibigyan ng Diyos hindi lamang tayo sinasamahan ng ating Panginoon sa gitna ng pagsubok, bagkus ay binibigyan tayo ng kalakasan. Yan. May tao pa ho ba? Minsan maraming pagsubok dumarating sa buhay natin, di ba? Minsan gusto na natin sumuko, tama? At ang sinasabi natin, ayoko na, hindi ko na kaya. Amen. Maging sa ministry, ayoko na, hindi ko na kaya. Lahat ba tayo ay nakakaranas sa mabigat na pagsubok? Opo. Minsan ba nararamdaman natin gusto natin umatras? Opo. Lahat po tayo. Ako mismo, nararamdaman ko yan. Minsan gusto ko nang umatras. Amin po ba? No. Maging si Apostle Paul, kung walang tayo sa tabi niya, na naging encouragement niya, marami rin po sa kanyang buhay ang trials na dumating. Amin po ba? Kaya pag isang tao, sinasabi niya hindi siya nakakaranas minsan ay siya rin ay naapektuhan. Sinasabi niya, hindi naman ako naapektuhan ng pagsubok. Hindi po totoo yun. Sinungaling po yun. Lahat tayo ay naapektuhan. Lahat tayo ay nakakaramdam ng sakit, ng bigat, ng pain, ng sadness, no? Many times we find ourselves crying, ano po? Umiiyak tayo, nag-iisa tayo, umiiyak tayo. Ano po? Sapagkat ang pagsubok talaga ay hindi naman talaga nawawala yan. Pero gusto ko sabihin sa lahat, sa gitna ng pagsubok ay binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan. Kalakasan. Tatandaan mo palagi yan. Pag umarap ka sa pagsubok ng buhay, laban ng buhay, tandaan mo palagi, laging may kalakasan si Lord. Ito ang sabi ni Apostle Paul, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Yan, 2 Corinthians 12:9. When I am weak, then I am strong. So ano yung kalakasan iyon? Kanino nagmumula yon? Sa Diyos na nagmumula yon. Kapag dumating sa atin ang problema, pagsubok laban ng buhay, kapag hindi natin binitawan yung ministeryo ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos, lalo pa nating pinagpatuloy, pinagtibay, darating sa atin yung kalakasan ng Diyos. Magugulat na lang tayo. Amen. Meron tayong extra strength na mararanasan. Amen po ba? Kaya sabi ni Apostle Paul, when I am weak, then I am strong. Nang ibig sabihin, yung kalakasan niyang nararamdaman, hindi na sa kanya yon, sa Diyos na. Alam ho ninyo, kapag bibigyan tayo ng mga ministeryo ng Diyos, ayaw natin. At maaring masabi natin, hindi ko kaya yan.
hindi ko magagawa yan. No? Hindi sapat ang aking karunungan, ang aking kaalaman, ang pinag-aralan para sa mga bagay na yan. Pero hindi natin alam kapag binigyan tayo ng Diyos ng ministeryo, tutulungan tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng kalakasan. Yes. Bibigyan niya tayo ng kalakasan upang sa ganoon mapagtagumpayan natin anumang problema, pagsubok, laban ng buhay. Bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon, divine strength, spiritual strength, physical strength, and all kind of strength. Bibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan upang sa ganoon ay maipagpatuloy po natin ang ating ministeryo. Amen. Alam ninyo, kapag nagtatrabaho tayo, merong retirement eh. Pero sa paglilingkod sa Diyos, walang retirement. Amen. As long as we live, we will glorify the Lord. Amen? Amen. Kaya walang retirement sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon Diyos sa buhay. Kaya magpapasalamat tayo kung merong mga may edad na patuloy pa rin naglilingkod sa Diyos. Amen. Amen. Pagpapakita yun na siya ay nagmamahal sa Diyos. Amen. Amen. Walang retirement sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng mag-retire. Ano po? At kung magkaminsan nga po, ayaw natin, o hindi pa sa tingin natin, hindi natin kaya, o hindi natin magagawa, pero pag tinanggap natin ang kalakasan ng Diyos, nandiyan ang kalakasan ng Diyos. Huwag natin kalilimutan ito, merong divine strength si Lord. No? Kung babasahin nyo si Apostle Paul, pag-aralan nyo yung buhay ni Apostle Paul, hindi naman siya masasabing great apostle or one of the great apostles of all time. No? Isa sa mga dakilang apostol ng Panginoon, ay dahil sa kanyang sarili, hindi po. Maraming bagay siyang nagawa dahil lamang sa kalakasan ng Diyos. Amen? Amen, amen po ba? Amen. Kaya itong kalakasan na ito ng Diyos, laging available ito. Amen. Lagi itong available. Alam niyo, si Samson, nag-fall siya. No? Naging babaero si Samson. Pero alam niyo, sa huling bahagi ng buhay niya, sabi niya, Lord, isang-isa na lang. Bigyan mo ako ng chance na maipagtanggol ko itong ginawa nila sa akin. Ibigay mo po sa akin ang kalakasan. At bulag na siya. At ang sabi niya, pwede bang yung kamay ko ipaihawak sa pundasyon? At nung naihawak yung kamay niya sa dalawang pundasyon, hiningi niya yung kalakasan ng Diyos. Kinulak niya yung dalawang pundasyon at bumagsak yung pundasyon at mas marami siyang napatay ng mga panahon yun. Kesa nung hindi siya bulag. Amen. Dahil sa kalakasan ng Diyos. So ako'y natutuwa sa prophecy iyon na binitawan ko pala ng apoy ay magmumula sa uga. Amen. Amen. At kung inaakala ninyong hindi totoo yun, totoong totoo yun. At kung inaakala ninyong nagtapos na iyon, hindi. Ang sabi ko, hindi po. Amen. Hindi pa rin nagtatapos. Diba sabi ko rin sa prophecy na yung apoy magmumula rito. At narinig natin, di ho ba, no? Na yung mga baryo-baryo eh, outreach po nito yun. Tama po. Po ba? Chapters po nito yun. Tama po ba? Isipin ninyo. So it means, yung apoy nagmula rito. Amen. At kung inaakala ninyo, tapos na po yung apoy, hindi pa. At kung inaakala ninyo, tapos na yung pag-aagamin sa inyo ng Diyos, hindi pa. Amen. At kung inaakala ninyo, naipasa na sa iba, hindi pa rin! At gusto ko sabihin sa inyo, nagsisimula pa lang kayo. Yes. Eh, after 30 years or after 31 years, nagsisimula pa lang kami. Yes! Nagsisimula pa lang po kayo. Amen? Amen. Kaya pa ho ba rito? Amen. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Ano ang pagkakaiba ng ngayon sa bukas? Panibagong umaga na naman yun. Darating po yung January uli. Pero ibang year na iyon, 2016 na iyon. At alam mo ba kung ba? Natanong ko ang Panginoon eh. Sabi ko, Lord, hindi ako pinapaalis sa mga kapatid sa Manila. Yung dalawang kapatid, nagsabi nga, Thanksgiving din natin, Pastor, aalis po kayo. Sabi ko. Ganun ba ako? Okay lang. Maigli lang naman ang biyahe, 20 hours lang naman. kasama ang delay ng barko at bus at saka yung mga stopover at saka yung mga paghihintay, maikli lang naman eh. Eh dapat pala nakapag-book na tayo ng airlines, malayo pa eh, no? Pero okay lang, talagang napakasarap. So itatanong ko ang Panginoon kasi hindi naman palaging wala na maaksidente sa Diyos, tama po ba? Amen. Naniniwala ko pa kayo na sa Diyos wala aksidente?
everything ay napapangyari, merong purpose ang Lord. Amen. Amen. So nalaman ko na, no, ngayon lang. Kasi nahanap ko mukha ng Panginoon eh. At kung magkamisan, hindi tayo makapag-concentrate sa dami ng maraming dapat din natin kasi kasuhin eh. Amen po ba? No, idagdag mo pa, tatlo na yung anak ko. No? Ganun yun. Kaya kung kayo, kung wala na kayong plano mag-asawa at mag-anak, pwede rin. Pero totoo rin, isang dahilan din kung bakit kung magkaminsan ay, this is very, very true. Kung bakit medyo may mga bagay na kinakailangan ko isaalang-alang kasi may anak din kasi ako na kinakailangan kasi kasuhin. Amin po ma? Amin po ba? Sino rito yung mga walang asawa at mga walang anak? Napakapalad din yun. Wala na kayong ibabalance. So ako pinapunta pala ako ng Panginoon dito para sabihin sa ating lahat na yung apoy ay talagang dito talagang magmumula. At magpapatuloy po yung apoy na iyon. Amen. At kung inaakala ninyong hindi kayo ang gagamitin ng Panginoon, kayo. Sabihin mo sa sarili mo, ako. Ako. Wala nang iba pa. At my age, yes. Sa edad mong yan, yes. Sa kalalagayan mong yan, yes. Amen. At gusto kong sabihin sa iyo, mas gagamitin ka ng Lord more mightily, effectively in this final hour. Mas maraming lugar ang pupuntahan mo. Amen. Mas maraming barat barangay ang pupuntahan mo. Amen. Pati yung mga dating hindi mo napupuntahan, pupuntahan mong muli. Yung mga dating hindi mo nababalikan, babalikan mo muli. Amen. Yung mga hindi mo napuntahan mo noon, pupuntahan mo uli ngayon. Mangyayari yun, yes. What is impossible with men are all possible with God. Amen. Sa paano ng paraan, God will give us His divine strength. Amen. May tao pa ho ba rito? Amen. Palakpakan natin si Lord. Naniniwala po ba kayo ron? Naniniwala po ba kayo ron? Amen. God will give us His divine ability. Ano ibig sabihin ng anointing? Lagi natin naririnig palagi yung anointing. Benihin loves the anointing of God so much. No? At ako rin, mahal na mahal ko yung anointing. No? Sa lahat ng hiningi ko sa Diyos, anointing talaga ang hiningi ko sa Panginoon. At naalala ko ang isang pastor na iyon na from Malaysia, I believe, no? Nakita ko yung libro niya, The Anointing of the Holy Spirit. Sa lahat ng librong patungkol sa anointing, yun ang pinakamaganda. Yun ang pinakamagandang nabasa ko. At yung nabasa kong iyon, hinanap ko sa bookstore, wala. Nahiram ko lang iyon. Kaya ang ginawa ko, sinulatan ko siya. Sabi ko sa kanya, please, give me that book, The Anointing of the Holy Spirit. Sa kasayahan niya, pinadala niya ako box-box na libro. Amin po ba? Hindi lang yung librong The Anointing of the Holy Spirit. No? Ano ang ibig sabihin ng anointing? Ang ibig sabihin ng anointing ay banal na kakayahan ng Panginoon. A divine ability of God, a divine strength of God. Amen. Na ibinibigay sa mga tao no, handa nang gawin ang kalooban ng Diyos. Kapag handa ka nang gawin ang kalooban ng Diyos, pag ayaw mong sumuko, ayaw mong bumigay, ayaw mong umatras, no? Gusto mong tanggapin si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo kahit maraming pumipigil sa iyo, gusto mong mahalin si Lord, gusto mong paglingkuran siya, gusto mong gawin ang kalooban ng Panginoon, gusto mong tumanggap ng mga galingan at himala mula sa Panginoon, kapag ready ka, no? Nagawin ng Lord God Savior ng buhay mo si Christ, kapag ready ka na mahalin siya, paglingkuran siya, gawin ang kalooban ng Diyos, kapag ready ka, ibibigay niya yung anointing. Anointing is divine strength, divine ability of God, no? Na ibinibigay ng Panginoon, divine enablement ng Panginoon na ibinibigay sa mga taong handa nang gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. 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 Kaya ang sabi ni Apostle Paul, when I am weak, then I am strong. Kaya mapapansin ninyo, maraming beses si Paul, halos bugbugin siya, bambuhin siya, no? Minsan, ang mga lingkod ngayon ng Panginoon, napakapalad. Kapag sila'y pumupunta sa isang lugar, pinaglilingkuran sila. Amen. Ibinibigay yung the best sa kanila. Amen. Kakakain pa lang nila, kakain na naman sila. Wala nang paglagyan. Pero alam niyo ba si Apostle Paul sa kanyang pag-ikot, ano ang kanyang nararanasan? Bugbog.
pananakit sa kanya, halos ang kanyang buhay ay laging nanganganib. No? Yun ang nararanasan palagi ni Apostle Paul. Basahin po ninyo ang aklat ng Gawa. Pero sa kabila po ng lahat, hindi po tumigil si Apostle Pablo. Amen. Bakit hindi siya tumigil? Ano po meron sa kanya? Meron po ba siyang bato na nilulunok? Kasi sigaw ng darda! O meron po ba siyang, sumisigaw ba siya ng Superman? Ganun ba? O meron ba siyang sapot sa kamay na pinanggaganon? Ano bang meron siya? Bakit di siya tumitigil, umatang, sumusuko? Anong meron siya? Yung divine strength ni God. Yung divine strength ng ating Panginoon. Divine ability, divine enablement ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yung provision ni Lord. Sabi nga, where God guides, He provides. Kung saan ka pinapadala ng Diyos, He provides. Amen po ba? Amen. No? Kung ano ang pinapagawa sa iyo ng Diyos, susuplayan ka niya. At ang sabi ng Philippians 4:19, and God will supply all our needs. Huwag natin kalilimutan yan. God will supply all our needs. Lahat ng ating mga pangangailangan, pera, pag-time mo na para makapag-asawa, kahit di ka maghanap ng asawa, makakapag-asawa ka. Amen. Pero pag hindi mo pa-time, kahit maghanap ka ng asawa, hindi ka makakapag-asawa. Amen. Totoo po yun. Ako nga eh, wala pa sana akong plano mag-asawa eh. Eh, meron pa lang babaeng pray ng pray pa sa akin eh, nakapag-asawa tuloy ako. Nung una niya ako makita, sabi niya, ito yung lalaki para sa akin. Hindi na ako nakatakas. Pero wala pa sana akong plano mag-asawa eh. Ayaw niyo ako ipapag-pray, may asawa na ako. Hindi, joke lang. So, hindi. Sino na mag-pray sa tanda kong ito? 62. Hindi, joke lang. So, ano ibig sabihin? Ang Diyos ay binibigyan tayo ng kalakasan. Divine ability, divine strength. Kahit yung mga lahat ng kalakasan ay binibigay ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya may, anong dapat natin gawin sa araw na ito? Magpasalamat sa Diyos. Amen? Amen. Sabagat isinilang ang tagapagligtas. Amen? Amen? Kung ano mang buwan yun, ano mang taon yun, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, merong isinilang na tagapagligtas. At ang tagapagligtas na ito ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Amen? Amen? At namatay sa krus ng Kalbaryo. Binigyan tayo ng kagalingan, binigyan tayo ng himala, binigyan tayo ng pagpapala. Amen? Amen. At ang Diyos na ito, hindi tayo iniiwan kahit kailan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon kahit kailan. Praise God. No? At ang Panginoon na ito ay yung binibigay lang sa atin na anumang problema, pagsubok laban ng buhay, ministeryo, yung kaya lang natin. Amen. Amen. At binibigyan tayo ng kalakasan. Pakisabi, kalakasan. Kalakasan. Kaya tandaan mo ito. Laging nariyan ng Diyos, kalakasan. Hindi mo kayang magbayad ng ganito, andyan ng Lord, bibigyan kanya ng pambayad. Amen? Kalakasan sa pinansyal. Amen? Amen. Para magawa mo yung sa ministry, bibigyan kanya ng kalakasan. Para mapagtagumpayan mo yung mga problema, pagsubok laban ng buhay, bibigyan kanya ng kalakasan. Divine strength, divine ability, divine enablement. Amen? Amen. Pakisabi natin, kalakasan. Kalakasan. Kaya meron ang kanta, di ba? Kalakasan ko ay ikaw. Parang gano'n, di ba? Alala ba natin yung kantang yun? You are my strength. Ang Diyos ang ating kalakasan. Kaya yan ang gusto kong iwanan sa ating lahat sa oras na ito. No? Ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. Huwag kang susuko, huwag kang aatras, huwag kang bibigay. Tuloy ang laban. Amen? Tuloy ang ministeryo, tuloy ang pangarap. Sabi ng Biblia, Romans 11:29, the gifts and calling of God is irrevocable. Kung ano man yung tawag mo, hindi yan pinagsisisihan ng Diyos. Walang retirement. Hindi yan pwedeng ipasa sa iba. Amen. Hindi yan pwedeng ibigay sa iba. Amen. Amen. Nang si Apostle Peter ay nag-fall, thrice, he denied Christ. Thrice. Pero nung siya'y bumalik, amen, binigay pa rin yung tawag sa kanya. Siya pa rin ang head apostle to the Jews. Hindi ito ipinigay sa iba. Amen. Naunawaan po ba ninyo ako? Si Peter, tatlong beses, dininay niya si Kristo. Pero nung siya'y nag-repent, yung tawag niya pa rin.
hindi inalis ng Diyos sa kanya. Ibinigay pa rin sa kanya. Siya pa rin ang head apostle to the Jews. Kung paano si Paul at Barnabas naman ang nakatalaga sa mga Gentiles, si Peter, James, and John ang nakatalaga sa mga Hudyo. Amen. So kung ano yung tawag mo, ano yung calling mo, magpahinga ka man, mag-fall ka man into sin at bumalik ka, kung ano, mo, ano yung tawag mo, yun pa rin. Amen. Itutuloy mo pa rin yan. Gagawin mo pa rin yan. Amen. Naalala ko nga po yung isang kapatid, napakatindi niya bilang babae ng Diyos. At one time, tinitingnan ko yung aking yung adresse book, no? Tinitingnan ko yung phone book ko. Noon yung mga phone book pa nasa ano eh, di ba? Nasa malalaking mga planner natin. Amin po ba? Yeah. Eh ngayon hindi, yung mga phone book natin nasa cellphone na eh. Tama po ba? Yeah. Amen. Kumbaga minsan nga yung mga Bible natin, outline natin nasa cellphone na eh. Eh ganoon. So, eh one time meron akong hinahanap. At nasumpungan ko yung telephone number ng isang sister na backslider. Pastor siya actually. At tinawagan ko siya. At ang sabi ko sa kanya ay ganito. O kumusta? Dumadalo ka ba? Hindi na eh. Kumusta? Di ba pastora ka? Ba't di ka nagpa-pastor? Hindi na eh. Sabi niya, mahirap nang ibalik yung dati. Dalawa na yung anak ko. Pero ang sabi ko sa kanya, the gifts and calling of God is irrevocable. Are irrevocable. Hindi pwedeng baguhin ng Diyos ang tawag niya. Amen. Amen. Ang calling niya sa atin. Naunawaan po ba ninyo ako? Kaya kung anumang problema, pagsubok, laban ng buhay, anumang tawag ang ating lalagyan, laging nandyan ang strength ng Diyos. Amen po ba? Amen. And lastly, amen. Gusto niyo na po bang magwakas ako? Oh, tatapusin ko na ito. Lastly, amen. Unang Korinto 15:57. Huwag na huwag mo itong kalilimutan kung bakit natin kinakailangang magpasalamat ngayon. Amen. Amen. At kinakailangan nating magpasalamat palagi. Amen. Amen. At magpasalamat ng patuloy. Amen. Wala naman tao. Amen. Tingin nga po sa angla sa magandang lalaki rito sa harapan. Kung bakit natin kinakailangang magpasalamat. Amen. Amen. Ngayon, bukas, araw-araw at kinakailangan natin laging magpasalamat at patuloy na kinakailangan magpasalamat. Bakit? Thanks be unto God. He gives us the victory. Yeah. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos dahil binibigyan niya tayo ng katagumpayan. Tingin sa magandang lalaki sa harapan. Silip muna ako rito. Gusto kong sabihin sa inyong lahat, hindi nagbigay ang Diyos ng pagkatalo! Yes. Walang Kristyanong nagtatalo! Yes. Walang po naging Kristyan na natatalo! Yes. Walang naglilikot, nagmamahal sa Diyos na natatalo! Ano bang problema, ano bang pagsubok, ano bang laban ng buhay, 10 satanas man ang dumating, 1,000,000 satanas man ang dumating, hindi tayo pwedeng matalo! Yes. Amen! Sapagkat meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng katagumpayan! Sabi mo ito, malakpa ka ng malakas! At sumigaw ka ng malakas! Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, kailanman hindi ako pwedeng matalo. Sabi mo sa katabi mo, kailanman hindi ka pwedeng matalo. Amen! Maliit lang si David, pero tinalo niya si Goliath. Bakit? Sapagat meron siyang Diyos nagbibigay na ng katagumpayan. Problema, pagsubok, laban ng buhay, bigat ng ministry, harapin mong lahat yan! Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng katagumpayan. Amen? Amen? Amen. Ayun natin ito ngayon. Everybody, eyes closed. Bow down our heads and close our eyes. Huwag mo munang kausapin, kaliwat ka ng likod at harapan. Amen? Huwag kang munang mag-CCR. Yes, Lord. At ating pasalamatan ng Panginoon, I will give thanks to Thee. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you.
faithfulness. Tayong lahat ay tumayo sa lahat ng kayang tumayo. Taas ang dalawang kamay patungo ng langit. O habang nakaupo, hindi kayang tumayo. Itaas ang dalawang kamay patungo ng langit. Tayong lahat ay umawit sa mamba sa Panginoon. Magpuri, magpasalamat sa Diyos. Oh,
tayo magtaas ang dalawang kamay patungo ng langit, sabihin po natin ito, Panginoong Hesukristo, ikaw po ang tunay na Diyos. Isa lamang ang Diyos na binubuo ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Sa pamagitan mo, Panginoong Hesus, ang Diyos na nagkatawang tao, tinatanggap kita bilang tunay kong Panginoon, tunay kong Diyos, at tunay kong tagapagligtas. Patawarin mo po ako. Anuman po ang mga naging pagkakasala ko, naging pagkakamali ko, anuman ang naging kahinaan ko, anuman ang naging pagtalikod ko at pagkatras sa iyong kalooban. Lahat, Panginoong Diyos, ng mga hindi tama sa iyong harapan na aking nagawa, patawarin mo po ako. Hugasan mo ako ng iyong dugo na nabuhos ako sa Kalbaryo. Sa oras na ito, itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sapagkat sa oras na ito, ipinapahayag ko, Jesus, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking tagapaglitas. Pagalingin mo ako sa aking karamdaman. Pagalingin mo aking mahal sa buhay sa kanyang karamdaman. Ang tao may pinapanalain ko, tanggalin mo ang karamdaman sa kanyang katawan. Gawan niyo po kami ng dakilang himala. Sagutin niyo po ang aming mga prayer sa oras na ito. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Kung meron pong nagpunta rito na meron sa kanyang karamdaman, invite ko po kayo na lamapit sa harapan ni namin sa Emporio. Sige po. Kung meron pong nagpunta rito na may sakit na karamdaman, lumapit po kayo to na I will pray for you. And God is a God of signs, wonders, and miracles. Come on, take this opportunity now to be healed. Take this opportunity to experience healing and miracle from the Lord. Sige po, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood kung ano yung gagawin ng Diyos dito, siya rin gagawin ng Panginoon dyan. Hallelujah. Hallelujah. So kung meron po yung mga nasa dapat siya, lapit po kayo rito. At maging sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, may pinapagaling ang Diyos na asma. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa amagitan ng programang ito, ang sabi ng Panginoon sa radyo at television, at sa amagitan ng social media o mga nandito, may pinapagaling ang Diyos sa asma, sinasabi ko. At sa kidney trouble, nagpapagaling ang Panginoon Diyos sa buhay. O rabashir biyan na lakyan na rasa rabayan din. Sige po. Yes, Lord. Kung ano pong sakit ninyo, ipatong nyo yung kanang kamay sa bahagi ng sakit ninyo. Kung maraming sakit sa puso na lang, o kung kayo'y may prayer request sa puso na lang, na nagpapakita ng inyong pananampalataya. Maging lahat ng mga nakikinig at naman. O Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Lara pa po mag-usap lumapit dito. Sige po, you can come forward. O Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. The name above all and the name above every name. Itinataas po namin ang aming mga sarili sa iyo. Ang aming mga mahal sa buhay sa iyo. Ang mga taong ipinapanalangin po namin. Ibaba niyo po ngayon ang inyong kapangyarihan. Gawan niyo po ng dakilang kagalingan. Gawan niyo po ng dakilang himala. At sagutin niyo po ang aming mga panalangin sa oras na ito. And right now, Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, through the power of the Holy Spirit, we rebuild the devil and all his demon cohorts na lumaya sa oras na ito. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At sa oras na ito, Ama, ibaba niyo po ang inyong kagalingan. Pag sinabi ko kayo, gumalaw na kayo ha, umilos na kayo, humiga kayo ng malalim. Yung bukon, ito lang mo, wala na yung bukon, yung pain, papapansinin mo, wala na. Gumalaw, umilos ka na, huwag kang manatili sa iyong kinalalagyan ha. Actualize your faith. So Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, well, at last your healing. So receive your healing now in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Urawa kirinyanda, rumuriendi, rekanda la basura mukienda. Father, let it flow, let it flow, let it flow, let it flow. Let your healing flow, let your miracle flow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Urawa rimianda, riakianda, rumari rimianda. Riri biyanda ramasomo rubuki, rumukoro moshiri anda.
Ramokondo, Rienda Ramokondi, Rienda Ramosindi, Riende. Maging mga nasa paligid na ano man ang dahilan na hindi ka nakapunta sa loob, receive your healing now. Receive your miracle now. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood sa oras ito, itulak mo ang bukol, wala na ang bukol. Kapayin mo ang mahagi sa iyong pain, wala na ang pain. Tumayo ka, imangat ka, kurabatsyan ka, pumilis ka. Ang Diyos ay nagpagaling sa oras ito. Ang sabi ko yung Diyos ang nagpagaling sa oras ito. Ang Diyos ay nagpagaling sa oras ito. Magaling ka na. Receive, 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 receive. Of Jesus Christ, Father, let it flow continually, let it flow, let it flow. Pura kanda na masiri yanda, pura siri biyanda, pura bakara masiri biyanda. Father, I get news of the blessings of heaven, of the miracles of heaven, of the signs and wonders of heaven. Bumaba sa mga kapatiran sa oras na ito, maging sa lahat ng mga nakikinig, oh God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, pura masiri biyanda, pura kiyanda ramasiri biyanda, pura masyanda ramasyanda, pura masiri biyanda, pura masyanda. Yes! Yes! Sige nga, gusto ko lang makarinig ng mga ilang patotoo. How the Lord healed you, how the Lord touched you. Sige nga, meron bang gustong lumapit sa harapan? Ito yung mikropono. Bago tayo nag-pray ng pastoral prayer, ano yung nararamdaman mo ngayon? Iba na ang nararamdaman mo. Sino? Umiiyak ako kasi na-bless ako sa oras na to, sa ginawa ng Diyos sa buhay ko, na yung matagal na prayer ko na po is na-answer na ngayon. Ano yung matagal na prayer? Yung kapatid ko, nadala na po dito sa church, yung pinagpa-pray po na sa ano. Personal, ikaw, sa sarili mo? Sa personal, na-bless po ako talaga ng sobra kasi na-feel ko yung pagyakap ni Lord sa buhay ko na sa panahon na to, parang ayoko na. Parang mag-give up na po ako. Galing ko na talaga mag-serve. Pero dahil sa oras na to, na-feel ko siya na sinabi sa ako, magpatuloy ka, mas yan ang mangyari. Amen. Palakpakan natin. Patotoo kayo mga iba. Okay, sige. Nagpapasalamat po ako sa pag-presentation. Nilagaling niya na po ako sa oras na ito. Dati po, hindi po normal yung menstruation ko. Pero ngayon, pinaramdam ni Lord na magaling nga po. Ano yung naramdaman mo habang nakita ko na umiiyak ka riyan? Na parang lang, parang hindi ko po kaya idalaw yung parang mahihigam po ako sa Ayun. Napapasalamat po ako sa Lord. Pinagaling ko na po ako sa araw ito. Amen. Malapakan natin ng Panginoon. Thank you for watching.
mga ilang patotoo lang para marinig natin. Yung iba, pwede na pumupo yung iba, yung mga magpapatotoo, lapit po tayo rito. Para marinig naman natin yung kabutihan ng Lord. Hindi natin pwede itago yan eh. Sige, tuloy mo. Sige, sister, kita ka sa gitna para makita ang gandahan mo sa camera. Napapanood ka sa radio at television sa programang ito, sabi ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako kay God kasi po naramdaman ko yung presence niya. Kanina po ano, may sagit po kasi yung mama ko. Tapos po yung step ko. Tapos po naramdaman ko na biglang sumigap ng dibdib ko. Tapos gusto mo sa mukhang umiyak. Tapos po yung umiyak ako hanggang na naging akin na po yung pakiramdam ko. Pili ko po pinagalo na yung mama ko. Praise God. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nakilala ko po siya at nandito pa ako ngayong umaga. Sige. Sige, tuloy mo. Meron ka pang gusto sabihin niya. Nagpapasalamat din po ako dahil binago niya ako. Nalagay po ako sa anak na ito. Nagpapasalamat po ako talaga kay God. Maraming 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 po. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Sige. Sige. Ako naman po, nagpapasalamat hindi po sana ako masamba. At sobrang po ang ubo ko, talagang nakikati po lagi ang ubo ko. Ngayon po, nawala po talaga yung pangangati ng lalamunan ko. Oh, may narinig ba kayo? Nawala daw yung pangangati ng lalamunan niya. Hindi raw siya sasamba ngayon. Kasi ubo siya ng ubo. Pero ngayon, magaling ka na. Opo, tapos. Kanina po, nakaupo po ako doon habang nanuupo lang ako, nakatakpan ko ng labakara kasi hindi ko talaga kaya. Oo. Nahiya po ako. Ito yung labakara mo. Okay, sige. Sige, tuloy mo, tuloy mo. Nahiya po ako. Kaya ngayon po, salamat po sa Panginoong Jesucristo at pinagaling po ako sa aking karamdaman. Narinig niyo pa yun! Narinig niyo pa yun! Salamat po sa Panginoong Jesucristo. Ano pang ipapatotoo ninyo? Hindi natin ito pwedeng pigilin eh. Nagmamadali ba kayo? Oh, okay, magmadali. Kasi papasalamat ito para kay Lord eh. Sige. Kasi ito pong pamangkin ko, mahiga po ito. Talagang halos parati po ito sinusumpong mahiga. Ngayon po, alam ko pinagaling na po siya ng Lord. Tapos nagpapasalamat po ko sa Panginoon sa... Alam ko din po yung nalay ko, hiling po na po yung kagalingan. Dahil... Guling sa kalakas at sa kayong kalakasan na binibigyan ni Lord na minsan parang hindi po nakaya. Pero kung... Sa narinig kong mensahe ng Panginoon sa umagang ito na hindi dapat sumuko. Yung nasabi nga patuloy na yan, patuloy yung laban ng buhay dahil ay yung pangako ni Lord na hindi ako iiwan, hindi ako pababayaran po. Ano mang mangyari, andyan si Lord na pati po nagbibigay ng kalakasan sa buhay ko. Na siyang patuloy na nagtuturo kung paano magtiwala, huwag tingnan ang problema, kundi matutong tumingin kay Lord. Kaya lubos po ko nagpapasalamat sa umagang ito sa hamon. Na napakinggan ko sa inyo, sa nabinaba ng mensahe sa umaga dito na hindi dapat sumuko po talaga, anumang mangyari sa buhay. Kailangan po talaga magpatuloy. Kaya salamat po sa umaga dito na alam ko andyan si Lord. Alam ko na siya magbibigay sa akin ng katagumpayan sa bawat laban ng buhay at pagsubok na aking dinaraanan sa aking pamilya. Kaya lubos po ko nagpapasalamat sa Panginoon kaysa kanya lamang po ang kapurihan, kapasalamatan, kaulatian sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen! Bakit hindi tayo nisuko? Kasi, binibigyan tayo ng katanda. Si Saradika, kanina pangatan na ikita, wala namang mahawak sa'yo. Wala namang nagpapatong sa'yo ng kamay, pero panay ang tilapon mo kanina riyan. Sige. Ano pa ang naramdaman mo? Ano bang hindi tayo sa gitna? Sige, nagtarap sa camera. Ano kuya? Pag ako po nararamdaman ko po yung kapag yung yung talagang full siya lang yung naka-direct lang sa kanya pag sabi ko, Lord, have your way. Gusto ko po, Holy Spirit, na maramdaman ng lahat yung presence mo. Tapos, Lord, kung gusto mo gamitin ako, magpapagamit po ako sa inyo. Yun po yung kapag ganun po yung so, naramdaman mo yung presence ng Lord kanina? Pagpasok pa lang po. Pagpasok pa lang, naramdaman mo na. And pag ganun po, gusto ko talaga lang yung maumpisa kasi mas sabi hindi ko, dapat nalilate. Kaya po, kaya lang sabi ko, alam ko lang, sabi ko, palate na kami, oh. Kaya lang po, kaya po ganun, kasi ito po yung mother church talaga namin. Tapos kahit na nandun na kami sa Manila, although 1 hour yung church na pinupuntahan namin, kahit sobrang traffic, talagang ina-allow namin na magkapag-church, kasi parang ang inahina po ng yung mag-1 week mong yon, sobrang hina ng
physical and mentally, spiritually, lalo na, kapag hindi kami nakakapag-church. So, kasama ko din po yung co-teacher ko dito na yun yung, buti nga yun yung pa yung, ano ko, yung kasama ko sa boarding house sa, doon sa Manila. Okay, ito yung middle church mo, nasa Manila ka na. Lagi mo din ipapapray, ha? Oo, lagi. Padadalan mo ng pera, ha? Hindi naman ako sila, ha? Hindi naman ako taga rito, eh. Yun ako na, ano ko, kasi... Hindi ako taga rito, ha? Kasi... Hindi sinabi na akin, ha? Dito, ha? Lalakihan mo. Tsaka buti nag-pray ko naman talaga kay Lord na pag ako nagka-trabaho, yung tithes ko talaga, dito ko ipapadala kahit na. Kasi doon, ano na sila, established na masyado. Kaya nakukonsensya din ako kasi kung minsan sa dami din yung na ano eh, na hindi ko na papadalan yun. Pero yun din po yung nagiging dahilan kung bakit mas madaming gastos na nangyayari sa amin. Kaya doon ako nakukonsensya, kaya sa'yo, Lord, patawo. Oh, kaya ngayon, kung magkano yung dala mo, pwede na lang ilagay sa akin. Thank you po. At to God be the glory. Sana po na-bless ang lahat. Okay. Sa huling pagkakataon na lang, gusto kong ipisamantalahin ito. Tayo tayong lahat, saglit na lang. Isang isa na lang ito, pasensya na po kayo. Gusto ko lang maging masunurin sa banal na spirito. At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapigit, sabi nga ng ating kapatid, di ko siya kilala, di ko alam yung pangalan niya. At ang sabi niya, Lord, have your way. Gusto kong magamit ako, gamitin mo ako mightily. So sa oras na ito, lahat ng narito, nakikinig at nanonood, tinatanong ka ng Panginoon, gusto mo bang magamit ni Lord mightily, effectively in this final hour? O gusto mo bang mas magamit pa ni Lord more mightily, effectively in this final hour? Pakitayo mo, pakitaas mo ang dalawang kamay patungo ng kalangitan. Hallelujah. Sige. At yung kayang lumapit sa harapan, gawin ninyo. At damandam ako ang malakas na kapangyarihan ng Panginoon. The Lord will touch you, I tell you. Sige, yung pagkat tayong lumakbang patungo ng harapan, lumakbang na po kayo. Unahin ko na po si Pastor Alume. Yes, God. Salamat po, Ama, sa aming ina. Salamat po sa aming magulang. Salamat po sa aming pastora, Panginoon. Ang kanyang edad ay tumaas, pero ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal sa iyo, ang kanyang pagpupuri, ang kanyang panalangin, ang pagdakila niya sa iyo, ang kanyang pagsamba at ang kanyang pangarap, ang kanyang layunin ay hindi po nagbago, Panginoon. Father, I pray, have your way, Panginoon. Let your divine way, Father God, ay mangyari, Panginoon. Make a divine way, Lord. At ang dalangin ko po, Ama, gamitin niyo pa po more mightily, effectively, this final hour, Panginoon, ang aming pong magulang, ang aming pong pastora, O God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Gumawa ka po, nga po, Ama, ng anumang banal na kaparaanan upang siya'y magamit, Panginoon, more mightily, effectively, in this final hour. Father, let it blow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Urak yanda rabasimiriyandi. Robashanda rabashirbiyanda. Urayandi. Robashinda rayanda. Sige po, yung gustong lumapit sa harapan. Sige po. Susunod, maglilingkod sa Diyos, magtitiwala. Panginoon, ito pong paglapit namin sa harapan, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, tumayo sa mga paa, Panginoon, at nakideklarang magpapagamit sa iyo at ipapagamit ng buhay sa iyo at muling ipapagamit sa iyo ang buhay. Hindi aatras, hindi susuko, hindi bibigay. Bagkos ipapagamit more mightily, effectively in this final hour. Father, I pray in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Lord, iyang declaration iyan, seal that, Lord, with your blood. Seal that, Lord, with your Holy Spirit. Lord, at ang dalan ng Apo Ama, ang buong kalangitan ay samahan siya Panginoon at gamitin siya mightily, more mightily, effectively in this final hour. Dalangin ko nga po, Ama, na makapagligtas siya ng mas marami pang kaluluwa ng higit pa ho kaysa dati. Abutin ang mga hindi paligtas, abutin ang mga nangangailangan ng revival. Ang kanyang himala ay ipadami niya, Panginoon. Gumawa siya ng dakilang mabuting bagay sa iyong dakilang pangalan. Urabasyanda, rabasyanda. Urabasyiribiyanda. Yes! Urabasyiribiyanda. Urabakarabasyanda. Baka piling yung mga dito na tumulong.
tulong sa akin, baka bigla siya nang bumagsak, pwede sumalo. Hindi lang ang mga pwede sa madala ko, pero hindi ko naman siya nasabing babagsak sila, baka lang. Hindi naman ito pabagsakan eh. Pero kung mag-aam siya, hindi pa nag-iwasan. Ano mang sakripisyo ay hindi pagtitiis. Ang paglingkuran ng Panginoon ang iari sa Diyos at buhay ng buong puso ay isang karangalan at isang kagalakan. Kung meron akong gustong lumabi sa harapan niyo ng dudas, yes, Lord. Korabashiri bihan na. Sige po, naghihintay ang Panginoon kung meron pang gusto. So, Father, right now, yes, Lord. Tuloy ang mga pananalangin pag-aayuno. Tuloy ang inyong pag-aayuno.
nag-aayuno, tuloy ang pagsuporta financial. Ang lahat ng yan ay hindi mawawala ng kabuluhan. We will bring the church, the Philippine Islands, and the nations of the world into the high calling and perfect destiny in Jesus Christ. This is just the beginning. Father, for your own glory alone. Kura ba siya na? Let it blow. For all the things you are, Lord, I love you. Pastor Mimo, lapit po kayo. Pastor Mimo, lapit po kayo, Pastor. Kung meron ba pong mga pastor at pastora o sino pa mga leader, lapit po kayo. Inuulit ko po, hindi pa po tapos ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Nagsisimula pa lamang po kayo sa panibagong episode, sa panibagong kabanata ng inyong buhay at ng inyong paglilingkod. Pagpapatawad sa mga nanghina, nagkulang ng damit at nagkasala. Pagpapatawad sa kahinaan natin o sa kahinaan ng sino pa man. At ang mahalaga ngayon, binabalik lahat tayo ng Panginoon. Itinatayo tayo ng Panginoon, itinitindig tayo ng Diyos. At sinasabi sa atin ng Panginoon na tayo nga ang gagamitin niya. More mightily, effectively, in this final hour, wala nang iba. Higit ito kaysa dati. And God will make a divine way. God will give His divine enablement, His anointing. But most especially, put this in our hearts. God will give us victory. Walang pagkatalo sa Diyos. Walang natalo sa Diyos. At hindi matatalo ang Diyos kahit kailan. Hindi tayo matatalo kahit kailan. Hindi naman po ito sa mga lumapit sa harapan. Ito po ay para sa ating lahat. Tuloy ang pagliligtas ng kaluluwa. Tuloy ang panagalangin. Ang pag-aayuno. Tuloy ang pagkaloob. Tuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Tuloy. Kurabasir biyanda, rabasir biyanda. Father, let it flow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Uraba siri bianda rabashanda. Robo robo ribianda rabayanda. Rimi robo kondo. Limianda rabasanda rabashanda. Rianda rabianda rayanda rayando. Robo kondo. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Lord, I love you. At mula sa araw at oras na ito ay hindi ka na mapapakalba. Mula sa araw at oras na ito ay hindi ka na mapapakalipa. Mapapakalipa. You will not find no rest until you continually fulfill your high calling and perfect destiny in Christ. Maraming pong salamat, Ama, at yung mga susunod pa pong programa, i-anoint mo, Panginoon, at mapuno ng kagalakan ang iglesia nito at ang bawat isa. Salamat po, Diyos, ang marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. You wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody! Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody! So much love in the kingdom.